Yes, good day mga boss. Ito yung itsura ng ating pinalta ng kadena na Honda CRF 150. At panoorin nyo ang video nito para makita nyo kung paano yung pagkakasunod-sunod na ginawa namin dito. Dahil bihira naman ang ginagawa natin ganitong klase ng motor. Ito ay enduro type o pang off-road. Pinalta natin ng dual sport na gulong. Kaya panoorin nyo ang video ito para may makuha din kayong idea sa ganitong klaseng motor. Yan, ganyan ang itsura niya nung hindi pa natin napapaltan. Kaya naman siya gustong paltan ng maiari dahil nga maingay na siya. Magkasanay na kagaskas na pagka siya inananakbo. Tsaka isa pa, nakapagputol na siya dyan ng katena. Dati ay sagad na yung kanyang adjustment. Plus, isa pa kaya siya magpapalit ay lagi naman tong city driving, hindi naman siya pang off-road, kaya ang ginawa dito ay pinalta na ng dual sport na gulong. Ako din nagpalit niyan. Meron tayong video dyan kasunod dito ang video ito. Tingnan nyo na lang dyan sa baba, makikita nyo naman ngayon ang gulong ay dual sport na siya. So kailangan natin dito ng gis na llave 17, tapos plies. Kailangan din natin dyan para pagtatanggal nung lock nung ating kadena. So itong gis na to ay pantatanggal natin sa lock ng sprocket dito sa una. May dalawang tornilyo dyan, gagamitin nyo lang ng impact wrench para hindi na kayo po bersa-bersa. Tapos pagkatapos nyan, tatanggalin nyo yung lock para mahugot nyo. At diretso tanggal na nung kanyang pinaka-sprocket. Tapos kung makikita nyo, ayan, tinatanggal ko na yung lock. Tulad ng sinabi ko kanina, yung long nose, pang tanggal siya ng lock ng kadena. Kaya meron tayong plies. Tapos para matanggal natin ang gulong, gagamitan natin siya ng 17 para mahugot natin yung ihi. Kalasin lang natin yung Allen wrench dyan para makalas natin yung sprocket. Gamitan natin ng tools na T-wrench, nakasaksak dyan yung Allen para mapalta natin ang sprocket. Kailangan may kontra dun sa ilalim. Ang kontra dun sa ilalim ay 13 grabe. Medyo pinagpawisan kami dito, ano, mainit naman ang panahon dito sa amin. Kaya medyo tayo ay iniinda ang init ng panahon. At ito na nga yung ipapalit natin na in order ng ating yan, XR125 4090. Tapos meron tayo ditong sprocket panguna, 36 teeth yata yun, hindi ko makita. Tapos meron tayo ditong
Kadena na 428 HD. At i-unbox na natin itong kanyang sprocket. Na itong sprocket na itong ipapalit natin ay mas malaki kaysa dun sa ating papaltan o dun sa ating tatanggalin. Ito yata nakakabit ay 52. Nakakabit dito kaya mas malaki siya. Kaya ang gusto nung may-ari ay mapaltan. Gawa ng masyadong mabagal daw. Saka hindi na siya pang off-road ngayon. Ayan, sinukat natin yung butas niyang hanim at sakto-sakto naman. Kaya, at saka yung kanyang tornilyohan, iba siya mga boss. Patilos. Samantalang ito naman ay palapad yung kanyang tornilyohan. Kaya pinagkaigi na rin lang natin yung tornilyo kahit medyo patabingi ang kanyang pasok. Ay pinagkaigi na lang natin para hindi na mabago. At ayan na nga, tutornilyohan na natin yan. At pagka natornilyohan na natin yan, ay ikakabit na natin. Kung paano naman yung ginawa natin nung umpisa, kung paano natin kinalas, ay ganun din naman natin yan, ikakabit. At matapos na natin ikabit ang sprocket, ay ikakabit naman natin ngayon ang gulong dito sa kanyang swing arm. Pero mga boss, tumagal yan ng isang oras dahil itong ating swing arm ay pininturahan ko pa ng gray para magmukha siyang malinis. Gawa ng pagka kakabit na lang natin basta-basta yan, eh bago ang kadena, bagong sprocket pero madumi ang kanyang swing arm, parang ang pangit naman tingnan. Kaya ang ginawa natin ay pininturahan natin yung kanyang swing arm pati yung iba pang pwede nating pinturahan dyan, katulad na lamang nung kulay itim na pinaglalagyan ng ihi. Yan, pininturahan natin yan, at saka yung kanyang adjuster pininturahan din natin yan para magmukhang malinis. Dito naman, pagka magkakabit kayo ng gulong, ay kaya naman niya ng mag-isa. Kaya nga lang, siyempre, nandiyan naman yung aking anak. Si John Francis ay siyempre tinulong na lang natin. Kaya medyo parang nagkakanda, pilipilipit kami sa pagkakabit niyan, ay siyempre, iba yung magkakabit ng nag-iisa ka kaysa magkakabit ng dalawa kayo. Tulong talaga pagka ano. At saka medyo gipit to eh. Hindi, ang Honda kasi hindi naman siya ganun sakto lagi. Meron yung mga spacer, pagka basta mo ipinasok yan mag-isa ka lang, ay malalaglag yung spacer, kaya kailangan ay dalawa kayo. Mukha lang kami nahihirapan, pero hindi naman kami nahihirapan yan, gawa ng siyempre magtatama-tamain lang naman namin yung dapat itama, tapos para maging maayos. So pagkatapos namin ikabit yan, ay kakabit naman natin ang kadena.
nakatikim ka sana lang pa sa lubong ni Sator kagabi. Puta na eh. Ang lala ka? Donut na katamis tamis. Lagi yung bidala niya si ate. Crispy twin. So, may lang. So, may. Ano yung flavor na Ito nga. Dito? Oo. Ang pasasakyan. Nakakita ba yun sa, na, ano, sa NBI? Alin? Ay, hindi pala. Wala nga pang ginagawa sa NBI. So, sa medical, nakikita yun? Oo. Ay, sa LTO? Ano, sa medical po? Oo. Hindi ko na ako tumakoy. Uy! Exit! Sakto lang. Patong mo. Sakto lang. Hello, baby. Isa-isa lang ako. So ayan mga boss. Ang nangyari ay sakto lang. Tapos wala. Konti na lang adjuster na. Adjust na. Sakto lang. Lalagay na lang natin siya ng lock. Wala nang putol. Tay ahon. Ano kaya? Korta kaya ahon yun? Pag kinabit kay JR. Ahon na ahon. Lampas pa. Eh, dayo. Saba na kaya natin. Wala pa pagkabit ka. Sundan mo nga si Kaito. Kailangan mo papagpagdalo ka eh. Ang resorte naman eh ha. Gagasan daw. Gagasan daw. Sabi mo 150. Pasahin log pa sa pamasahe ko. Sundan mo. Baka may mga kain pa doon. Bakit? Ano yun? Birthday ng lola. Thank you.
Diyan na nga mga boss, nagtatapos ang ating video. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video nito. Sana ay may natutunan kayo. At sana ay natuwa kayo. At kung natuwa kayo sa panonood ng video nito, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay may bagong video. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod na video.